Hi. Dahil sa kanyang malaanghel na mukha. Kakat, may problema kasi ako eh. He has such a peaceful face. He has such clear and super keenness and skin. Alam mo naman talaga kung sino gusto ko, di ba? At Matty ni Idol na dating. Nagbibiruan na kami. He's very handsome. He had, even at that time, alam na ng studio that this boy will have potential. Wow! Ang sweet niyo naman. Mabilis na nakilala si AJ Perez sa mundo ng showbiz. Patay po sa isang aksidente ang binatang aktor na si AJ Perez. Pero noong April 17, 2011, ang aktor na si AJ Perez pumanaw dahil sa isang malagim na aksidente. Hindi ko masalita, then hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam na it could happen kay AJ. So wala, hindi ka makaiyak. Apat na taon makalipas ang pagpanaw ni AJ, kinumusta ko ang kanyang pamilya dito sa kanilang tahanan sa Quezon City. Kamusta ho ang pamilya? Ito ba ay dati ng tahanan o bagong lipat? Bagong lipat last year? Over a year. I think over a year na rin. Yes, it's been more than 4 years since, yeah. Since he passed on. So hindi niya na ho na naabutan pala talaga to. Hindi. Ito ho ba, parte ho ba ng plano talaga ng pamilya? Parte ng pag-move on? Yung paglipat din ho sa bagong tahanan? Yeah, in a way, yes. Antonello Joseph Sarte Perez ang pangalan ni AJ sa tunay na buhay. Ang kanyang mga magulang ay kapwa negosyante. Siya ang panganay sa dalawang magkapatid. Masaya and very happy siya. He's the type na mahilig magharot. As in, syempre older brother siya, so mahilig siya mag-tease sa'yo. But it's all in good fun naman. Kwento ng mga magulang ni AJ, bata pa lang daw ay bibo na siya. Pag may mga parties, yung mga classmates niya na mga yung bata pa sila, medyo malakas na yung loob niya and then very friendly na siya. Mm-hmm. And then as my wife said, yung smile niya. Bakit very distinct yung ngiti? Ano ba? When you see him talaga, yung ngiti niya parang full of sincerity. Ewan ko, para sa akin parang ganun kasi magaan. Dahil likas na gwapo, na-offeran agad si AJ na maging talent ng isang TV commercial noong siya'y 10 years old pa lang. Dito na nga nagbukas ang pinto ng showbiz para sa kanya. Bilang mga magulang, no, syempre nag-aaral pa siya, tapos sinabi itong pag-aartista, wala ho bang mga violent reactions? Oh, may mga tumutol ba sa inyo? Nag-react talaga ako yata. Ako ang first nag-react kasi I was really worried sa studies ni AJ because I want him to finish his studies. Kasi pero paano kung nakumbinse na, okay, pursue what you want to do? He promised us that he won't really stop schooling. At hindi ho niya kayo binigo? Hindi naman. Taong 2005, naging bahagi si AJ ng talent management ng kabilang istasyon. Dito nakasabay niya ang noong nagsisimula pa lang din na si Lauren Young. We started doing workshops together and then yun, we became each other's first love teams. The thing kasi with AJ, may kita mo naman na he was very consistent with his work. So, of course, someone with that consistency, I guess, wants to be in showbiz. Ang ganda, no? Buksan mo. Nang sumunod na taon, naging bahagi si AJ ng pelikulang Kasal, Kasali, Kasalo ni na Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Dito rin niya nakatrabaho ang batikang direktor at manunulat na si Direk Joey Reyes. Para siyang batang mestizong version ni Rico Yano. He's very well-educated, very well-mannered. Matapos ito, ilan pang proyekto ang ginawa ni AJ, kabilang na ang Sakal, Sakali, Saklolo noong 2007. Eh, ate! Ano? Kagabi doon na nga sa kwarto ni nanay natulog yung matanda eh. At ang horror movie na Cinco noong 2010. Wow, pare. Tingnan niyo to. So sa lahat ng mga proyekto niya, kasama ko kayo. Yes. Nasa likod kayo ni AJ. Up to the time he passed away. He grew up as a serious actor. Tila nasa landas na nga ng pagiging isang sikat na teen star si AJ. Pero nawalang parang bula ang lahat nang maaksidente siya noong 2011. Nag-overtake ang van ni na AJ sa isang 10-wheeler truck at bumangga sa kasalubong na bus.
So kayo mismo ang nagsugod kay sa lahat, sa, kay AJ, yeah, no? With the help of the marshals. Right. At pagdating mo sa ospital, was it dead on arrival na ho ba talaga? Oo, dinig. Paano ho nag-move on ang pamilya? Paano, ano yung mga pagbabago? Pagbabago sa buhay, definitely. First few months, it was really hard for us kasi parang the routine, it's not the same. Malaking pagbabago kasi ang longing, you really wanted to see AJ na nandun sa tabi mo, yung hinahanap mo pa rin siya, yun yung nararamdaman namin. And until now, I think it made our family had a stronger bond with each other because we had to be there for each other, and I think that's what I got from that. Hindi man naabutan ni AJ ang bahay na ito, may isang kwarto naman daw rito na nakalaan para sa kanya. Tell me about this room po. Ano ho ito? This is AJ's prayer room. We call it AJ's prayer room kasi this is where we, after dinner, we pray as a family. And then it's, as you notice, it's a collection of AJ's memorabilia. Ang pinaka masasabing matamis na parangal na nakuha niya, ano ho kaya yun? Siguro ito. This is from Kuya Germs. After he died, si Kuya Germs decided to put a star for AJ to leave his mark. Naka-display rin sa kwarto ang basketball jersey ni AJ noong naglalaro pa siya sa LaSalle Green Hills. Itong 17, may story ako ba bakit siya 17? Wala naman. It was assigned by the school. That's a very significant number of AJ kasi birthday niya February 17 and then he died April 17 and his jersey number is 17 again. Pero bukod sa kanyang pamilya, may isang tao pa raw na tunay na humahanga at nagpapasalamat kay AJ. Siya si Daniel, ang nakatanggap ng cornea ni AJ na idinonate ng kanyang pamilya nang siya ay pumanaw. Nung time na namatay si AJ at inannounce sa TV na idodonate yung cornea, ang unang-una niyang nasabi, "Mami, sana sa akin na lang mapunta yung cornea ni Kuya AJ." Papasalamat po ako sa kanya. Kachance pa po ako makakita. Dahil sa po sa binigay niya cornea. Napakaikli lang ng buhay natin sa mundo. Kaya sana gamitin natin ang ating oras at panahon para iparamdam sa ating pamilya at kapwa kung gaano natin sila pinahalagahan at minamahal. Ano pong aral ng tunay na buhay ni AJ Perez? Life is short. Make the most out of it. Ano yung dapat mo gawin ngayon, gawin mo na. If you wanna say, you know, mahal mo yung katabi mo, sabihan mo na ngayon kasi you never know.